Sports 5 tayo. Abay, iniimbestigahan po. Ito ba'y Sports 5 o Police Report? Iniimbestigahan po ng MPBL ang insidente po ng pang-aatake sa isang referee pagkatapos daw po ng laban ng Pasay Voyagers at Abra Weavers noong Martes. Binugbog daw ng mga bodyguard ng isang team owner at isang maimpluensyang politiko ng isang lalawigan ang referee. Ano ba naman ito? Nagwagi ang Pasay kontra Abra 78-72. So, alam nga naman, mambugbog yung nanalo. Di ho ba? Dito sa usapin na ito, di ba? Alam nga naman, gulpihin mo yung referee dahil nanalo ka. So, dito po, meron nang tinutukoy sa mga gantong reports. Hindi pinangalanan ang referee pero nagsampa na po ito ng reklamo sa Pasay Police. This morning, nabasa ko sa dyaryo, baby girl, no? Sa periodiko, na hindi daw ho interesado na yung referee magreklamo daw. Pero identified siya dito. Humingi naman na ho ng pasensya at pag-intindi ang liga sa fans at sinigurong mapapanagot ang sino mang mapapatunayang nagkasala sa nangyari. O sige, hintayin natin kung ganun nga. Hindi ho ba? Kasi hindi ho naman maganda. Parang naging larong kalye yun. Hindi nga din maganda ito kung may ganyan pong issue. Sorry ha, pero seriously now, sino pang referee dito ang, di ba, kapag ganyan pong alam mong oombagin kapag natalo itong team na ito, eh, sino pang magre-referee sa ganyan? Hindi ho maganda. Sports nga eh! O, kita mo. Dapat pagka-sports, eh, medyo kalmado ka na. Mas diba? Nag-init ang ulo mo sa sports. Sino balita na ito. Kaya nga, sport eh. Oo. Sa sports na, walang sportsmanship. O, diba? Eh, kung meron kayong protesta sa referee, idaan nyo sa protesta. Doon sa pamunuan nila. Tama. Opo. Kawawang referee naman. Really samantala, hurts. Ito naman mga kapatid. Nakatakdang lumipat sa Barangay Ginebra Gin Kings ang slam dunk champion na si David Murrow. Base sa report ng Spin.ph, planong kunin ng Ginebra ang PhilAm na manlalaro mula sa sister team na Magnolia. Ipinaalam na raw ng PBA sa mga non-SMC team ito. Binigyan din sila ng hanggang alas 5 ng hapon sa April 23 para ipagbigay alam kung plano rin nilang kunin si Murrow. Sakaling may maghayag ng interes kay Morel, otomatiko na mavo-void ang transaksyon sa Ginebra. Dalawang beses pa lang nakapaglaro si Morel ngayong Philippine Cup. Napunta siya sa Magnolia matapos i-trade ng Converge noong nakaraang season. Kailan kaya kukunin si Stephen Holt naman? Samantala po, dinurog ho naman ng Creamline Cold Smashers ang Choco Mucho Flying Titan sa PBL All-Filipino Conference. Wagi sa loob po ng tatlong sets ang Creamline para po mapantayan sa tuktok ng standings ang Choco Mucho. Kapwa may 8 wins at 2 losses ang parehong koponan matapos ang laban. Depensa ho naman ang naging sangkalan ng Cold Smashers matapos nga po magtala ng 14 blocks laban sa 5 lamang ng Titans. Grabe. Gumawa ng 21 points si Tots Carlos. Para pangunahan po ng ang Creamline. Grabe. Habang tig 11 puntos naman ang iniambag nila Aliza Valdez at si Pangs Panaga. Dami nanonood nito. Alas 4 po ng hapon kahapon. Nakita ko sa live. Grabe mga tao dun sa loob ng stadium, ano? Husay. Alam mo, nung bata ako... Ganon ka tumalon? Hindi, Chinese garter ang ganun namin dyan. Mahusay ka ba doon? Ay, oo. Ako ang mother. Diba? May mother sa ano? Ah, ganun? Oo, may mother sa Chinese garter. Isisave mo yung mga babies mo. Ewan ko lang. Ang mother sa amin sa bahay-bahayan. Hindi ka naglaro ng Chinese garter kung di mo alam ang mother. Anong mother? May mother at may baby doon. Ang alam ko, pato. Hindi! Pato, mother. Sa Chinese garter, may mother, may baby. Yung mother is to save yung baby. Kita mo? Oh. Baka ibang Chinese garter ang nalaro mo. Oh, ito mga kapatid. Mabagit ng Chinese garter na lang. Samantala, panalo rin via sweep ang Farm Fresh Foxies laban sa Strong Group Athletics sa isa pa pong laban sa PVL. Madaling na ipanalo ng Foxies ang unang dalawang sets pero sinubukang pumalag ng SGA sa ikatlong yugto. Sa huli na naig pa rin ang Farm Fresh 25-10, 25-12 at 25-22. Kasunod ng panalo, naputol ng Farm Fresh ang kanilang 5-game losing streak. Umakyat sa 3 wins at 7 losses ang record ng koponan. Ang SGA wala pa rin panalo matapos ang 10 laro. Nanguna si Trisha Tubu sa likod ng 13 puntos para sa Foxes. Nangako po naman ng House and Lot ang Philippine Olympic Committee sa sinumang mananalo ng ginto sa Paris Olympics ngayong taon.
Iba pa yan sa matatanggap po na pera, ha? Ayon din po sa ating mga umiiral na incentive na mga hango po sa batas. Maghahanap para ho ng lugar para nga dito. Pero nito nga pong nagdaang 2021, matapos nga po ang Tokyo Olympics, nabigyan din po ng bahay at lupa sa Tagaytay ang silver medalist na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam, maging ang bronze medalist na si Yumir Marcial. Tatangkain pong sundan ng Pilipinas ang gintong medalyang iniuwi ni weightlifter Heidelin Diaz sa Summer Games sa Japan. Siyam na Pinoy ang sigurado ho namang may pwesto na sa Paris Olympics, habang ilang Pinoy artist pa rin ang susubok na sana nga po'y mag-qualify. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.